Ayan, mga lapastangan. May pumasok sa unit. Tapos nagsigarilyo. Ito pa yung lighter, oh. Chinese na lighter. Hindi ko lang alam. Alam ko may kuryente dito. Ayan, may sigarilyo. May upo sa sigarilyo doon. Pinalinis ko na to eh. Kaya yung mga padlock nyo, palitan nyo na lang. Tingnan mo. Ano? Manda kayo sa akin talaga. Malapas tangan! Walang iya kayo. Kakagastos ko lang palinis. Tapos pumasok naman kayo dito. Welcome back again to my channel and thank you for watching. For today's vlog po, nandito na naman tayo sa Shore 2 Residences. Ayan, so ito pong unit na to, kung nasaan po ako ngayon, ito po yung dating unit, 1 year ago na na-turnover sa akin. So yung unit po na to, alam nyo po, ang rent po dito dati kasi January, February, ang rate pa namin nun is 55,000. 55,000 po ito dati, tapos nung nag-lockdown, hindi nakapasok diba yung mga ano nila, yung mga employee, yung mga Chinese employee. So, ito po, 1 year, walang tumira, pero bayad. O, diba? Ang ganda niya, parang wala, walang, ano, wala talagang gumamit talaga. As in, totally walang gumamit kasi nga, nag-lockdown. So, ayun, nalugi yung Chinese, nalugi sila. Ayan, so ngayon, dahil, ngayon naman, dahil ano po, mababa yung rent ngayon, 25,000. Ako yung kami yung nag-provide ni owner ng bed tsaka ng sofa. So ito po, pinadeliver ko po yung bed tsaka sofa today kasi po may Chinese sa akin naghahanap ng 10 units para maparentahan. Tapos ang required nila lahat po, queen size bed. Ayan. Pero kasi nga po, di ba may problema pa ako sa Tower 2 kasi iba doon, wala pang internet. Pero ngayon po, si SMDC, meron siyang sariling internet. Makikita niyo po yun sa admin ng Shore 2 Residences, Tower 1. Meron sila doong parang flyer na ipamimigay kung sino yung mga gustong mag-avail ng internet nila. Ang pangalan, Woof Bahis. Ipa-flash ko na lang po dito sa screen yung ano nila, yung pangalan ng company na nagpo-provide ng internet dito sa Shore 2 Residences. Meron din namang Sky Cable at tatanong din ako, meron din daw PLDT. So, choice niyo po yun kung ano yung gusto ninyong service provider. Tapos, ayun. So, ayun na. Meron na pong internet. So, masaya na. Marerentahan na po lahat ng mga units. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo ngayon ito. Yung 1 year na unit na wala kang gumamit. Ayan. Ayan po. So, kung mapapansin ninyo, yung burner ko, ayan o. Oh, malinis na malinis. Ayan. Di ba sa ibang mga gamit na unit po, kinakalawang yan. Talagang hindi nila talaga ito nagamit. Talagang nagbayad lang sila. Ito yung mirror, yung mga unang mirror namin na nilalagay. Tapos ito, itong heater na to, hindi po ako yung nag-furnish niya na. Ang hindi ko dito nilagay, yung Ecotherm, tsaka yung, I think yung aircon, hindi sa akin yung aircon. Ayan. So ito yung mga una naming mga table, ganyan. Wala siyang back. Ngayon may mga back na yung mga table namin. Tapos ito yung sa pang-in-order ko ngayon, doon karating pa ngayon. Tapos ito na, kasi dalawa yung titira dito. Couple or dalawa babae. Ganyan yung pinalagay. Ang laki yun. Queen size bed ko talaga kasha dito. Ayan pa yung mga sinauna kong curtain. Yung floral. Maganda naman siya, di ba? Comment below kung maganda yung floral kong kung maganda yung floral kong ano, curtain. Tapos ayan pa yung mga sinaunang cabinet ko.
Pag yan nasira ng tenant, ang ipapalit ko dyan, 3-door cabinet, tas charge sa security deposit, o, diba? Kaya, huwag nyo sisirain. Ayan. At saka po pala, galing po ako sa unit ko sa Shore Residences. Ayan nga po, kung nakita nyo po sa intro, ganun po yung nangyari. Nakalock po yun. So, yung ibang mga tenant kasi, mga may makukulit eh. Siyempre, di ba, yung iba may mga copy pa sila. Naka-access sila doon. Kaya natataka ko bakit, katatapos ko lang yun ipalinis, bakit may mga upos ng sigarilyo sa lapag. Grabe. Tapos gumamit pa ng toilet, hindi ba nag-flush? Napaka... Grabe. So, ipapalinis ko na naman yun. So, ang ginawa ko, pinalocksmith ko siya. Tapos ngayon, iba na yung susi. So, hindi na sila makaka-access. So, ganun po, ilock niyo po yung mga unit ninyo at kung mas maganda po, after na may tenant, tas kung titira kayo, ipalocksmith niyo po para safe kayo. Kasi diba, hindi mo alam, baka biglang may mag-open. Ayan, so iwasan po natin mangyari sana yung ganun. Tas may iba pa po nagko-complain na owner, nawawala daw yung microwave sa loob ng sa loob ng unit nila kasi po yung microwave, di ba maliit lang din naman yun. Although mabigat yun, kasi yung iba, inilalagay daw sa ano, sa garbage bag, kaya na ilalabas, hindi napapansin ng guard. Yun, ayun yung sabi sa akin ha. Pero totoo yun ha, may mga nawawala sa unit, kapag ka, ano, minsan may mga duplicate pa yung ibang mga tenant. Kaya ingat po tayo sa susi. Kaya mas maganda yung palocksmith nyo po, kasi mura lang naman yung locksmith eh. 800 pesos lang yung, ano, yung papalitan yung bulb, tapos 1,500 yung ipapa-open. 800 to 1,500 lang naman po magpa-locksmith. Kaya, mura lang. Kaya, huwag na po tayong manghinayang sa ibabayad natin for locksmith. Ayan. Halika na, mag-tour na tayo. Ayan, so ngayon naman, pupunta naman tayo sa Tower 2 kasi may mga pinifurnish din ako doon. Tapos today pala may turnover ako, katatapos lang. Kaya, okay na, pwede na ako mag-shoot. Tapos wala akong kasamang driver. Walang tawag ng tawag. Lahat ng kibot ko, tawag. Dasan ka, nasan ka. Kahit magkasama lang naman kami dito sa Shore. Ay, nako talaga. Ayan, so pupunta na ako sa kabila sa Shore 2, Tower 2. Napakita ko sa inyo yung mga natapos kong i-furnish. Ayan, meron doon na tatlo. Tapos next week, ay, wala tayo yung ilaw. Tapos next week, tatlo ulit ata o apat. Ay, i-furnish ko. Yung S-Residences, darutan mo ako kung kailan. Wala pang turnover ng S-Residences ko. Pero, nagaan na sila, nagpre-prepare na sila for turnover. Yung parang mag-surrender ng mga susi, ganyan, sa turnover team. So, malapit na! Excited na ako sa S-Residences. Halika na. A few moments later. Ayan po, so nandito na po ako sa isang unit dito sa Shore 2, Tower 2. 10th floor, facing amenity to. Natapos ko lang po itong i-furnish, so dumating yung sofa at saka bed. Ngayong araw. So, ito po. Papakita ko sa inyo. Ayan. So, parehas lang kanina ng sofa. Sofa bed po yan. Maganda yan. Tapos, ito yung mga boxes. Tapos, yan. Tapos, ito po yung curtain. Ang nirequest kasi ni ma'am, gray color na curtain. So, ito yung nailagay ko. Tapos, ito originally, hindi siya white backing. Yan. Pero blackout to. Total blackout to. Tapos, ito, nilagyan ko na lang siya ng white para sa backing. Ito po, medyo magiging isura niya, no? So, dalawa siya, magkapatong na white. Yan. Yung white lang dito. Pinagpatong lang siya. Ayan yung white. May sarili siyang, ano. Yan. Ayan yung white. Tapos, pinatong ko lang yung colored ko dito na curtain. Ayan. Pwede siya. Ito. Cute. Yan. So, yung nakikita nyo pong yan, amenity view, tower 3 po yan. Yung nasa tapat natin. Tower 3. At ito po yung bed. Queen size bed. Kasya po talaga dito sa room. Kahit 24 square pa yan. Basta po yung frame nyo ng queen size bed nyo, hindi yung bonggang-bonggang frame na napaka kapal. So, hindi po yun magkakasya. Ito po kasi metal lang. Kasya din yung wood, pero yung wood na bed frame, dapat yung ano, yung manipis lang. Hindi siya yung makapal na frame. Tapos ito, bagong stock to ng cabinet. Kaya ganyan yung itsura. Ayan. Tapos na nakapag nagdusting lang ako, nagwalis lang ako. So ang walis na to, malayo ang mararating yan. Lahat ng unit dito sa Shore 2, nahawak ko. Ayan ang gagamitin kong walis. So kung may pupuntahan pa tayong dalawa pang unit, so kailangan magdusting. Ayan.
So, tapos na ako dito sa ibang unit naman. Tara. Ayan, so ito ang aking mahiwagang walis again. So nandito tayo sa pangalawang unit. Ayan, tatapon ko na yung mga box kasi walang space. Ito po yung 24 square. So dito sa 24 square, queen size bed din po. Tsaka sofa bed. Parehas lang po yung sa kanina. O, diba? Parehas kasha naman. Kahit 24. Yung isa kasi kanina, I think 28 square yun. Tapos, ito yung curtain. Curtain is her blackout din po yan. Ganun din yung ginawa ko. Pinatong ko na lang yung white. Kasi, wala akong napibiling may white na eh. Sa backing. So, ipinatong ko na lang. So, ganyan siya. Dalawa po siya. Colored sa labas. Ayan, so may pupuntahan pa tayong isa pang unit. Last na po na unit yun. Subscribe to Super Plain. Yung last po natin na unit, ito, nakalimutan ko, kaka-approve lang pala ng gate pass ko nito today. So bukas ko pa mapapadeliver yung bed tsaka yung sofa. Pero yung nag-furnish nito si owner. Tapos, kinontinue ko lang yung iba. Sa kanya yung aircon, yung itong ref na to, sa kanya to. Mas malaki yung bilhin niya. Siguro 8 point something cubic to. Kasi mas malaki siya. Tapos ako na nagkumpleto ng iba. Ayan. So, ayan. So, ang naging problema ko sa unit na to, yung after mag-install ng aircon sa pinagbilan ni owner, tumulo siya. Ayan. Ipapakita ko sa inyo yung video. Ayan. So, pinaayos ko siya. Tapos, ayan, okay na siya. Kaya, nabasa nga yung kurtina ko eh. So, papalitan ko yung kurtina. Ganda pa naman ang kurtina ko. Ayan, ito yung style. Ayan po, so, yun lang po today for our tour. Ngayong araw, tour ng mga unit. So, ayan po. So, yung mga ano nga po pala, yung may mga problema po sa bank loan, mayroon po akong maire-recommend sa inyo na BDO loan officer. Mag-process po kayo sa kanya, tsaka yung mga requirements po kasi para ma-approve ka, depende po, dapat kumpleto ka ng requirements. Pag may kulang ka po ata, hindi sila mag-a-approve. Lalo na ngayon, mahigpit si bank kasi nga pandemic, di ba? Ayan. So, ayan guys. Ayan lang lahat for today. See you again sa next vlog ko. And sa mga naghihintay ng mga unit nila, ano po, tumatanggap po ako ng mga units. Sige po, damihan nyo lang po, mas maganda. Mas madami, mas maganda, di ba? Lalong-lalo na dito sa MOA area. So, thank you guys for watching and please don't forget to subscribe to my channel. Bye!